Ibinida sa isang trade fair sa Rizal ang mga likha at pagkain gawa ng mga residente ng Tanay. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Mga basket at sinelas na gawa sa water lily. Mga makukulay na lampshade na gawa sa abaka. Mga gamit pambahay. At Christmas tree na gawa sa rattan. Mga murang gulay at prutas. Iba't ibang klase ng kape. Mga nakakatakam na kakanin. At kung ano-ano pang produkto na ipinagmamalaki ng Tanay sa Rizal ang bida sa isang trade fair. Ang mga handicraft na ito na perfect pang regalo ngayong Pasko, obra maestra ng isang grupo ng senior citizens sa Tanay. 25 pesos hanggang 1,200 pesos ang presyo ng produkto ni Natatay depende sa klase. The handmade ng mga matatanda. Yung iba po nito, karamihan bahan namin pag ito may festival. Yung mga foreigner na dadala na sa Amerika o sa Japan, kung saan po. Sa halagang 100 pesos, swak naman pampasalubong ang kalabasa at sayote jam ni Nelly. Ang una kong ginawa is tomato. Eh siguro pwede rin siguro ito ako. Kaya trinay ko. Pero nilagyan ko siya ng ibang ingredients. Bata pa lang daw si Nelly nang magsimulang magnegosyo. Ano naman kaya ang say ng mga kabataan sa squash at sayote jam ni Aling Nelly? Usually matamis, so mas magugustuhan siya ng mga bata. Masarap po. Masarap talaga. Tama sabi. Patok rin sa Agri-Fair ang Korean variety ng cherry tomatoes na itinanim sa isang smart greenhouse ng Agriculture Department. Mabibili ang Korean tomatoes sa halagang 150 to 250 pesos. Compare po sa lasa niya sa ating local tomato, medyo mas sweet po siya. Ilang metro lang mula sa makasaysayang San Ildefonso de Toledo Parish, ang trade fair na isa sa highlights ng Hane Festival ng Tanay. Ang Hane Festival ay paggunita sa 416th founding anniversary ng Bayan ng Tanay. Ginagamit ng Tanayan ang salitang Hane kapag pinapakiusap o bilin. Paraan din ng bayan ang Hane Festival para matulungan ang mga local farmers at maliliit na negosyo. Libre ang entrance rito na magtatagal hanggang Sabado, November 12. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5.